What's up sa inyo mga pampam? Welcome back to my YouTube channel, Mr. Pam TV. So ito yung naging result kahapon kung saan itong si Marcelo Felipe ay naging pangatlo sa finish line. Samantalang sa general classification naman, siya ay naging panglima na nagkamit ng 13 points. Ang kanya na mga team na 7-11 ay naging pangatlo sa overall. So ayun. So dito, papasok tayo dito, mag-uumpisa na itong stage 2 ng tour di Taiwan. Ito ay mayroong 120 km na pinagsamang sprint at ahon. So ito na. So by the way, yung mga kasama pala ni Marcelo Felipe na sila French Michael Bundok, Nicole Parea, at saka si yung dalawa pa ay hindi naman naging ganun kalayo, nasa top 30 sila. Actually ang pinaka huli yata ay si naging pang 28. Pero hindi na masama yung mga pampam kasi sa dami ng player na lumaro dito, nasa mahigit 100 ay mapalad ka na at umabot ka dun sa top 30. So eto na at pinasok na natin dito sa 111 km, no? Kung saan itong si Pareha, hindi ko alam kung si Pareha itong nandito sa unaan kasi hindi mamakita yung number 7-11 sa unang arangkada, nandito agad sa harapan, nagipagpalitan dito sa harapan. So ito, inusog ko na kung saan itong Chinese Taipei ay umagwat ng kaunti lang naman, siguro mga 50 meters lang yan, balat-lat lang. So parang nangyari na ito kahapon, no, kung saan itong Chinese Taipei din ay umagwat din, na nakasama nito yung Trinity ng England, Trinity Cycling Team England yung ng bansa. Ito Chinese Taipei, ito 107.3 km, at ang takbo niya ay 39. So ito, pagkalusaw ng Chinese Taipei ay may bagong umusbong na itong kulay pula. Ayan, umusbong, pero hindi naman ganong kalayuan. Tingin ko ito ay malulusaw din at mapapalitan to ng dalawang player, rider na to ng Trinity at ng Chinese Taipei. So yung nangyari kahapon parang naulit lang din ngayon, kasi kahapon ay Chinese Taipei at England din yung nagtutulungan kahapon. So ito, kaso unti-unti silang nalusaw kahapon. So ito, titingnan natin kung hanggang saan yung dadalhin itong dalawang to, kasi medyo matagal-tagal itong nila ang dalahan nila dito, na halos sa kalahati, halos kalahati ito. So inusog ko lang to dito ng kasi paulit-ulit lang, halos sila lang din yung pinapakita sa buong video. Kaya ito na, inusog ko na dito sa 77.8 km, kung saan nandito pa yung dalawa, nagiging matatag. Umabot ng agwat nila ng 2.15 km. So ganyan po ang kalayo, ganyan na kalayo yung agwat nila dun sa mismong peloton. So ayun, Chinese Taipei na dadala, kaso bumitaw. So ang natira na lang ngayon ay itong Trinity Cycling Team ng England. So parang naulit nga lang talaga kahapon, no? Kasi itong Trinity ay kahapon siya rin yung naiwan, kasi yung kasama niya ay sumuko din. So ito yung kasama niya kanina, naka white helmet. So ito, 142 yung number, ay 42, tama, 142. Kumalas idol. So mag-isa na lang to dito sa harapan si yung Trinity Cycling Team ng England. Mag-isa niyang dinadala ng ahon to, 36 km yan. So yun nga pa pam, no, skip lang to ng skip dahil nga yung video nga napakahaba at paulit-ulit lang yung pinapakitang video at yung laging nasa harapan. Wala namang pagbabago, siguro mga 20 km yata ang haba, na walang pagbabago dun sa sa peloton tsaka sa breakaway, na nasa naglalaro lang sa 1.8
1.5 to 2.5 kilometers yung ano yung gap, kaya in-skip ko na. So ito 5.2 kilometers na to, at matyaga pa rin dinadala nitong breakaway ng ano ng Trinity. At ang layo niya dito sa peloton ay 2.37 kilometers. So napakalayo yan mga pampam. Ito, naka-aero siya dito, pababa. So, itong pinaglaruan nila dito ay ano to, pinagsama mga sprint at may dalawang KOM. At dalawa ba? Tama. So, yung pinaka-ano nito, pinaka-tuktok ay bandang kalagitnaan. Tapos yung finish line nila ay ano, patag na lang. Ito, 56 pababa. Ang gap niya ay 2.18 kilometers. Tinatsaga niya parang kahapon lang. Pero ito, mas katagal yung dalahan niya dito kay kumpara kahapon. Kinokontrol, medyo naging matagal yung ano dahil kinokontrol nung kakampi nung Trinity yung peloton na dadala kanina. So matagal yung din matagal na dinala ng team ng Trinity yung ano ng yung buong peloton. At ngayon nga lang pumalit itong Chinese tape na Taipei. So ito may ano may tumakas sa mismong peloton at sinusubukan nitong sumunod dito sa breakaway itong ano number 34 ng anong bansa to? ESG yung nakalagay sa ano sa kanyang jersey. Ang tuli ng dala ni Idol. Kaya atin kung kaya ba itong idikit. May didikit niya kaya to dahil ang gap ng ano sa mismap ang langgap ng ano ang layo ng breakaway sa ano sa peloton ay nasa 1.2 kilometers yung ano gap. Malayo-layo pa yun, mahigit isang kilometro pa ang layo. Ito napakatagal yan, siguro mga 20 kilometers o mahigit. Mahigit na dinala niya na mag-isa lang. So ito ay stage 2. So hanggang Webis to mga pampam, ang pinakaabangan natin ay Webis dahil yun talaga yung matibayan talaga ng baga dahil malayo-layo yun at matindi yung ahon. Parang tour ano lang, tour de Thailand kung saan yung pang stage 5 ay sobrang ahon na. So ito malapit-lapit na to. Pasok na natin dito banda sa 20.3 kilometers kung saan itong breakaway nga ng Trinity ay nasiraan ng bike. Nagkaroon ng mechanical error at ito mukhang papalitan siya ng gulong. Sayang. At ito nga inabutan na siya dito ng kulay pula kaninang naghahabol. Ayun na, tinagos na siya. So sayang. Sayang ang pinagpaguran niya ng mahigit 20 kilometers na mag-isa lang. So ito, di natin alam, makahabol pa to siya. Number 21. So ito, si Idol, mukhang aabutin din siya kasi nasa likod na yung peloton natin. At ahon pa itong dinadaanan nila. Mukhang wala, mukhang aabutin din to. Dahil mag-ahabol na talaga itong peloton dahil 18.2 kilometers na lang ang layo sa finish line. So eto na, mukhang didikit na itong nasa likod niya. Ito ay parang galing ng Japan. Player ng Japan. Okyo ba to? Okyo o... Japan to, Japan, Japan. Ayan na, nabuo na sila. Nabuo na sila at ito ahon. So ang layo ito, watak-watak na sila dito kasi ahon na to. Watak-watak na, kanya-kanya na. Ito, dinadala ng black jersey.
umagot ng kaunti. Hiwalay-hiwalay na sila dito. At ito nga mga pampam, na po yung bagong grupo. Tatlo sila dito. Trinity ng England. Japan. Na pa yung isa. Parang Japan din yata yung ano. Japan din. Dalawang Japan yung nandito, tapos isang England yung nasa first group. So ito naman yung second group natin, na hiwalay din. Third group, so naabi na sa tatlong grupo. So ito yung isa, iniiwan na ng dalawa. Nagkampihan na yung magkabansa. Para yung Japan tong nasa harapan. Ayan. Para yung Japan, magkaibang team. Iniwan nila yung Trinity. Eto, magkadikit. Tignan natin kung magtutulungan to. Kaso mukhang iniwan din. Iniwan ng itim tong ano. Kasama niya. Ayun na, umagwat na. Umagwat ng umagwat. Wala na. Malayo-layo na, mukhang isasagad na. Dahil ilan na to, 3.5 kilometers na lang to mga pampam. Kaso nga lang ito ay may ahon pa, kaya medyo matagal-tagal pa to. Ayan, kita mo na yung bangkingan ni Idol. Madiinan talaga, dahil isasagad niya na to hanggang finish line. Player ng Japan. So mukha wala tayong nakikita nga 7-11. Kanina pa tayo nga sinisilip sa likod. Walang kulang may green sa dibdib ang lumalabas. Mukhang nandun sila sa bandang likod at kalagitnaan ng peloton. So ito na ang ating breakaway galing sa Japan. Eto na, mukhang finish line na to. Eto na nga, finish line na nga. Ayun, kinuha ni Idol. Solong-solo, ang layo ng kasunod. Eto pa oh, paligo pa lang. Paligo pa lang. So yun nga mabambam no. Puro putol-putol lang itong ginawa natin. Dahil yung papanoorin natin ng buong live to ay talagang umaabot siya ng 3 oras bago matapos. So yung pinakita ko dito yung ano lang, yung mahalag ng kaganapan lang. So ito, second, third. Ang kumuha, samantalang ito yung peloton natin, napakalayo pa. Malayo pa to. Pero hindi pa sila ganun ano, kasi hati rin sila oh. Hindi rin buo. Yung iba nasa baba pa. Malay-layo pa. Yung 7-11, di natin alam po saan banda dito sa peloton. Ayan, wala tayong natatanaw na kulay po lang may green sa dibdib. Mukhang wala nga. Ay, iba't iba to. So, ayun na. Tatagos na tong mga to. Mukhang wala nga. O, eto na. So, ito naman pang 19 niya. Ay, pang 20. Pang 21. So, ito na yung slow mo na ano natin. Yung pangatlo at pangalawa. So, pangalawa pa rin ang Trinity ng England. Ayan, oh. Nadaan sa Kadyut. Ayan. Ang second, Trinity. So, hindi na nasayang yung paghihirap nila kanina. Kasi sila yung nagdadala ng buong peloton. So, ito naman ng 7-11 mga pampam. Hiwalay-hiwalay din sila dito at malay-layo. Malay-layo ang agwat nila sa naging top 20. Ayan, pagod na pagod si Idol. At na to, number 91 si Marcelo Felipe. Tumabas na rin. Marcelo Felipe, number 91, ang naging pangatlo kahapon. At ito na yung lumabas nating top 3. So bukas, papakita ko sa inyo kung pang ilan sila Marcelo Felipe. Kung pang ilan yung ranking nila dahil wala pang inalabas. So bukas, papakita ko sa inyo bago yung i-play natin yung panibagong karera ng Stage 3 ng Tour de Taiwan. So muli mga pampam, congrats pa
Good job sa Pinoy, kahit na ganun, nabinigay nila yung buong lakas nila. So hanggang sa muli, bukas ulit.